Ah! Nandito naman po tayo ulit sa mainit na pinag-uusapan, ang kwentong barbero, payong barbero. Siyempre, ang pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol naman kung paano nga ba natawag ang mga barbero na kwentong barbero. Siyempre, bago yan, inibitahan ko rin kayo na i-like din ang aking page na Gusik Barbershop para updated naman kayo sa mga aking i-upload na mga videos at marami pa tayong pagkikwentuhan. At kung may YouTube naman kayo, pwede naman kayong puntahan yung aking YouTube channel na Kinyo ng Pilipinas Music, kasi diyan ko nilalagay ang aking mga ginagawang videos. May mga kanta dyan, baka may magustuhan kayo. Bakit nga ba tinatawag na pag sinabing naku, kwentong barbero lang yan? Ganun lagi, nakabulatan na yan natin, na nakasanayan na natin yan na pag mayroon nagkikwentuhan, may nag-uumbukan, naku, kwentong barbero lang yan. Bakit nga ba natawag na kwentong barbero ang mga barbero? Alam mo kung bakit? Kasi nga, lahat na sikreto ng buong barangay, alam ng barbero. Diba? Bakit alam ng mga barbero yan? Kasi ang barbero, maraming alam niya. Maraming alam na kwento. Mas marami pang alam na kwento yan kaysa sa kwentong kotsero. Paano po naman hindi malalaman ng barbero yan? Lahat ng tao dyan sa buong barangay, sa barbero pupunta. Dyan nagtatambay. Kasi nung araw, hindi pa yung uso yung mga social media, wala pa tong mga internet na to. Ang libangan kasi nung araw ng mga ating mga matatandang barbero, yung mga barbershop dyan sa mga kanto-kanto, sa kanto-kanto ng mga kalsada, sa palengke, mayroong upuan yan sa gilid, kabilaan. Gawang kahoy lang yun ang mga upuan. So, dahil nga ang customer, wala pa naman kasi nung social media, wala pa naman libangan. Ang mga customer noon, habang nag-aantay, meron silang ano dyan, may maliit na, misan sa upuan lang, ginagawa nila ng, gumagawa sila ng dama. Ano ba yun? Yung nagdadama sila, dama pang tawag doon. Tapos may nag-cheese. Iba-ibang ano, mayroong, minsan may nagsusungka pa, yung may mga buskay. Ano ba yun? Tagalog. Minsan na, hindi ko alam eh. Yung mga shell na maliliit, yung buskay tawagin niya sa Bicol eh. So, wala naman yung mga bato na maliliit naman, ginagawang mga ano niya, yung pinakatao nila. Yan yung mga ano nung araw sa mga barbershop. Wala pang cellphone eh, di ba? Mga naglalaro, habang nag-aantay yung mga customer, naglalaro muna sila ng dama, o kaya naman, nag-cheese. Meron naman sa gilid, minsan may nagtutongkit pa, may nagsusuga yung tawag doon, yung Lucky 9. Meron naglalaro doon. Habang inaanti nila, na sila nang tawagin. Kasi kung mahaba ang pila, marami nagpapanood. Habang nag-aantay, naglalaro muna sila ng dama. Dadama muna sila. Hanggang sa habang nagdadama, siyempre kwentuhan ng kwentuhan. Nag-uusap sila. Sumasagot din yung barbero. Ah, ano nga, alam ko yan, mga ganun. Sumasagot din yung barbero. Eh, barbero yan, di ba patalo yan? Kasi lahat ng tao dyan sa barangay, halos kilala ng barbero yan. Mapabata man yan, matanda, tatay, kuya, lahat, nanay, ate. Halos kilala ng mga barbero yan sa barangay nila. Kasi lahat yan dyan, nagpapagupit eh. Yung mga kabarangay na yan, isa-isa yan magpapagupit. Magkikwentuhan sila ng barbero at saka yung customer. Yung customer naman, minsan din, ano mga problema ang nangyayari? Kikwento nyo dyan sa barbero niya. Siyempre yung barbero naman, di rin magpapatalo yan. Marami rin kwento yan. Dahil ang dami ng naiipo na kwento niyan. Sa dami ng customer na nakakasalamuha yan araw-araw, mas marami talagang alam ang barbero. Ultimo nga mga nawawalang payong yan, mga nawawalang hanger, nawawalang panty, chinilas, planggana, tabo, pati manok. Lahat yan, alam ng mga barbero yan kasi siya ang sumbungan ka din.
siya kasi ang sumbungan ng mga tao sa barangay nila. Eh, dapat nga yung barbero yung naging kapitan. Hindi, joke lang. Pero kasi ang barbero sumbungan talaga. Kahit, kahit nanay, misan pag dala-dala yung anak niya, papagupitan yung anak niya. Di ba? Minsan nakakakinto yung barbero na si sasabihin ito ni barbero, lalo na pag maganda yung nanay, sabihin ng barbero, ah ma'am, si sir po, di po ba papagupit? Sabihin naman ng babae, lalo kung medyo maganda. Ay, wala, wala akong asawa eh, nasa abroad, patay na. Eh, yung barbero, panilang kwento niya, nagpapakit-kit na yan. Gagawin. Dami ng mga ano yan, dahil siyempre maganda yung nanay ng bata. Papapaguhin lalo yung gupit ng anak niya para pabalik-balik yung magpapagupit. So, kumbaga, yung babae na yun, na, nalaman niya yung istorya kasi marami yan magkakakwentuhan yan. Nalalaman ng barbero yung kwento ng buhay ng babae na wala palang kasama yan. Yung ipinsa naman, wala, hiwalay na sa asawa. Lahat nga ng sikreto ng kapaligiran sa barangay alam ng barbero. Magtanong lang kayo. Pati yung mga ano, pati yung ah, si ano, si Marites niya, ano na pala, yung buntis. Eh, nabuntis ni ano, ni Junjun. Diba? Buntik sabi, si Junjun na dali si Marites na. Diba? Mga ganun. Naku, si Ana pala, inasawa na ni Chris. Ang daming alam ng ano nga, alam ng mga barbero. Kung sino yung mga dalaga pa niya sa paligid na wala pang bawas. Alam ng barbero yan. Kung sino na yung mga dalaga niya na bawas na. Alam ng barbero yan. Kasi alam niyo ba na hindi pa uso yung Marites. Yung mga Marites na sinasabi ngayon, yung nauso yung Marites. Bago naging Marites yan, barbero muna. Yan yung tinatawag na kwentong barbero. Ngayon, ang tawag na ngayon, Marites na, hindi na kwentong barbero. Yung alamat ng kwentong barbero, napalitan na ng Marites. Ang daming kwento sa barbershop na nahalukay na, dahil nga sa ang barbero ang sumbungan ng mga tao sa barangay. So, lahat ng sikreto sa barangay niyo alam ng barbero. Kaya kung mayroon kang nawawala, itanong mo sa barbero, alam niya yan. Sabi mo, hindi mo, Kois, nakita mo ba yung cellphone ko nawawala? Maka nasa bulsa na ng barbero mo yan. Hindi biro lang. Kaya, kasi mababait naman yung barbero talaga. Mababait yan. Tsaka ang barbero, ito talaga, legit talaga ito sa mga barbero. Pag may mga naiiwan, kasi madalas na may maraming naiiwan sa barbershop ng mga gamit. Tulad ng payong, sunglass, salamin ng matatanda, sombrero, dami pa, ano. Pero mas madalas, payong talaga ang maraming naiiwan eh. Tsaka sombrero. Maraming naiiwan ng mga gamit sa barbershop, cellphone, maraming bagay na mga naiiwan yung customer sa barbershop. Pero ang barbero naman, pag may naiiwan na gamit sa isang barbershop, itinatabi talaga ng barbero yan kasi alam nila yan na babalikan ng kanilang kliyente. Kaya sa mga customer na minsan may naiiwan silang gamit, tinatabi talaga nila yan. Huwag lang ang maiwan ng customer ang makakita yung customer din na hindi alam ng barbero. Eh, pasinsyaan talaga. Eh, walang magagawa. Dahil baka katabi ng customer na yun, eh, nakita niya nalaglag yung isang bagay, wala cellphone o kung ano man ang naiwan. Binitbit niya rin pa uwi. May mga tao talaga gano'n. So, kaya sa mga customer naman din na, ano, bago kayo aalis, titignan nyo rin yung mga gamit nyo, baka naiwan nyo. Minsan nga, sinisisi rin ng barbero. Koy, naiwan dito nga na eh. Kung wala namang alam yung barbero, yan ang magagawa ng barbero. Hindi rin naman yan.
yung kasalanan mo yun, eh, pinabayaan mo yung gamit, pabayaan ka sa gamit. Kaya pag may mga ganun, may mga naiiwang gamit, eh, pag nakita ng barbero yun, tinatabi talaga nila. Kaya huwag kayong mag-alala. Maniwala. Kung mayroon kang mga hindi nalalaman, pumunta ka lang sa barbershop. Tanong mo sa barbero mo, alam ng barbero mo yun. Eh, di ba? So, doon nagsimula ang alamat ng Clinton Barbero. Kaya maraming maraming salamat. Sa sunod ulit! Ipaubaya mo na lang sa mga barbero yung buhok mo. Dahil nalang